Si Valentine Rosales, pinalayas ng ama dahil sa iskandalong dulot ng Christine De Serra issue, pagpasok nitong weekend, nagpunta po ako sa bahay ko kung saan po ako nakatira kasama ko yung dad ko, ayun, nakaimpake na po lahat ng gamit ko, kinuha ko na lang po, sa kadahilan ng alam ko na napinapalayas na ako ng dad ko, hindi ako nagdalawang isip na kuhain at tanungin pa ang aking tatay, dahil alam ko na kung ano ito. Mulat ang lahat matinding hirap ang pinagdadaanan ng mga taong nasangkot sa kaso ng pagkamatay ni Christine De Serra na hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin, isa na rito ang matalik na kaibigan ni Christine na si Valentine Rosales, bukod sa nawala ng trabaho, itinakwil na rin daw siya ng kanyang ama, si Valentine ay isa sa 12 kataong kasama ni Christine na nag-check-in sa isang hotel para sa isang New Year's of Party mula December 31, 2020, hanggang January 1, 2021. Sila ang grupo ng respondents na inireklamo ng di umano'y rape with homicide ng ina ni Christine na si Sharon De Serra. Ibinahagi ni Valentine ang nangyari sa kanya nang nakapanayam siya sa programang Bisaya Time ng DZRH ni Noche Caucus at Edwin Duque noong Linggo ng gabi, January 30, pero ang pinakamasakit daw sa kanya, hindi na siya tinanggap ng kanyang ama sa kanilang bahay mula nang masangkot siya sa insidenteng pagkamatay ni Christine. Hindi raw alam ni Valentine kung paano siya magsisimula uli kapag natapos na ang kasong ito, nanindigang siyang walang foul play na naganap sa pagkamatay ni Christine, tugma raw iyon sa medico-legal report na nagsasabing natural ang cause of death ng dalaga, pero katakot-takot daw na panghuhusga at pagkasira ng reputasyon ang inabot niya at ng iba pang mga kasama. Sana raw ay maliwanagan na ng isip ang ina ni Christine at tanggapin na wala talagang foul play sa pagkamatay ng dalaga, innocent until proven guilty ang mga sangkot sa reklamo ng ina ni Christine, kaya sana, makapagtrabaho muli si Valentine at mas spare sa higit pang panghuhusga at diskriminasyon, sana'y maresolusyonan na ang kasong ito bago sumapit ang Chinese New Year, dahil naguguluhan na ang takbo ng kaso na ito. Yun lamang po, huwag kakalimutan i-like ang video na ito at mas subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.